Mga kapatid, magandang araw po at kumusta po kayo sa mga araw na ito. At nandito tayo sa Diocese of Butuan kasama natin ang ating team at pasalamat po tayo kay Bishop Ming Almitiria na tumanggap natin sa ating pagbisita sa kanyang diocese, ang ating mahal na obispo, kaliwat ni Daguhoy, no? At bago lang tayo, galing tayo sa parokya dito sa Bayugan City ni Father ating Parish Priest Father Ruel at si Father June Cahegas, taga Bohol din, tagasagbayan Bohol. Tagasagbayan Bohol ako. At paisano ko po si Father June Cahegas at si Father Ruel na magbigay tayo ng empowerment. Sabi niya, yung mga parokyano ko, Father, ay nabitin nung unang pagpunta mo dito. So, ini-invite niya tayo muli, mga kapatid, dito sa Bayugan City. So, 1 to 5 po. At ngayon, magmimisa din tayo. Private mass lang. Ngayong alas 10, kasama yung team natin. Ngayon, mga kapatid, may isi-share naman ako sa inyo. But before that, babasahin ko muna yung ilang komento. So, cellphone lang gamit natin ngayon. Dahil wala tayo sa ating parokya. Si Jiliel Abantimagbanua. Good morning, Father. Nod sa atin. At si kapatid na Mercy Alferes. Very generous sa pag-send ng mga stars. No? At si Mariel Adim. Shout out there from Valencia, Bohol. At si Father Eugene Pachem. Nanood sa atin. At sa aking insan, Clyde Gitcano, nanood din. Si Romarlon Babaran, nanood din sa atin sa Pasig City, Ortigas. So, hindi ko mabasa lahat yung mga komento ninyo dahil ang dami nagko-comment, mga kapatid. Maayong buntag, Father Darwin, watching from Davao Oriental, si Runiel Sabana. Si Morris Moria is watching. Si Jim Deo, hello, Father, from Calgary. Si Lonica Lugronio. Kamusta de Lonica? From Luon. Si Eva Pivier from Lipata, Minglanella, Cebu. At si Brother Rafael Tubong. Dre, sa panabo nami sabay. Dre, kami tanan sa team diri sa Deliverance sa Torrel. Salamat kayo, kapatid. Nagpadala sa atin ng star si Sister Emper at si Mercy Alfres, padala sa atin ng 100 stars po. Maraming salamat po. At si Joseph Bonifacio, good morning, watching from Valenzuela City. Si Ninyo Bung Hanoy, shout out Padre from Archdiocese of Palo. At si Ampir Biyakot, nanood sa atin. Si Lizil Malinaw, nagpadala sa atin ng 50 stars po. Si Lorena Sarvida, Father, good morning, Father. Madayon kag adto sa Bugos, Cebu City. Or wala pa akong schedule sa Bugos City. Ah, sa Bugos City meron this kami. Eh, pinupost ko yung ano sa Nailon Tour, Nailon Bugo. At may nagpadala rin sa atin ng stars si Ruru Balaba. Purpayas, nagpadala sa 50 stars po. At si Angelo Labandero, Andy Yam, Imbong, nanood sa atin. At si Dai Luna Carcalias, nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po sa mga nagpadala ng mga stars. At si Wam Pimte, Lalin and Patrick, from England niya. Uy, kumusta, kapatid? Kumusta na si Sister Lalin, no? Sa aming emilya, sila ba yun, sila yung ano, pinasukan, sinaniba ni Propeta Jewel po.
At ngayon mga kapatid, si Ruru nagpadala ng 150 stars and si Ramil Yanong padala ng 10 stars at si Wenry Alulur 50 stars po. Sumabot na ng 470 stars ang pinadala ninyo. Maraming salamat po. Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ang isa sa mga kapatid natin, babae, from the Pulog City. Pumupunta sila sa office natin doon sa Valencia, Anas Valencia, Bohol. Dahil mga 3 years na daw. Higit sa 3 years, yung iniinda niyang karamdaman na may tumutusok sa kanyang dalawang tainga, no? At hindi niya walang object, sharp object sa kanyang tainga. Wala talaga. Punta siya sa doktor, normal lang yung kanyang kalagayan. Yung mga eksperto sa tainga ay normal lang. Walang sakit, walang diagnosis sa kanyang tainga. At sa pagpunta niya doon sa office, ang dami pa lang nilapitan niya ng mga albularyo at yung mga ninuno nila base sa checklist sa mga guide para ma-examine natin yung mga kapatid natin na may oppression, may obsession, may possession, no? Sa interview natin, marami siyang mga occult practices. So dito natin malalaman bakit ang simbahan ay very firm. Ang simbahan is compassionate because the church is like a mother. She is an authentic mother. A mother is compassionate, both compassionate and firm. So, ang simbahan, nagsasabi talaga ng katotohanan kahit tayong mga anak ay nasaktan. Because truth hurts, but it doesn't harm. Kaya pala, sa Catechism of the Catholic Church, 21:16, very firm siya. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons. Very firm, ha? Bakit very firm? Rejected ang ginagamit niya. Ang term na ginagamit niya ay rejected po. Kaya pala, lubos ko naintindihan yung theological statement ng simbahan, official statement ng simbahan, nung naging active na ako ng exorcist. At balik tayo ni Ate Luz, no, from the Pulog City. Dalawa sila yung anak niya. At sabi niya, Father, higit sa 3 taon na po ako nagdurusa sa sakit ko na walang lunas po. At hindi ma-explain ng doktor. Walang diagnose, walang findings yung karamdaman ko. Yan ang sabi niya sa akin. Normal na normal, walang uusap kami. Tinitingnan ko yung mga checklist niya na pinipilapan niya. So may oppression talaga ang nangyari kung titingnan mo yung kanyang mga guide questioners para malalaman natin ano yung history and background sa ating mga pasyente. Nung ini-exercise ko na ang ating kapatid, mga kapatid, ang nangyari, mga kapatid, bigla lang siyang sumigaw. Hindi niya mapigilan yung pagsigaw, umiiyak, nag-react. Literal nag-react siya sa prayer ng simbahan. No? May Latin prayer ang simbahan, pero may equivalent po yan, naintindihan po ng exorcist ang kanyang piniprayer. Yung Latin na mga prayer ng mga occultista, Latin, may halo-halo na mga lingwahe na hindi maintindihan. So, binigyan ko siya ng solemn
deliverance and exorcism. Exorcismus te. While I'm praying with devotion, hindi naman ako sisigaw while I'm praying, with authority, with imperative words coming from my mouth and from my heart, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancte. Exorcismus te, grabe. Nuntik na siyang mahulog sa kanyang upuan. Grabe yung pagsigaw niya. Grabe yung pag-react niya. Nanginginig yung buong kalamnan niya. Grabe yung takot niya na hindi niya ma-explain. Dahil ang daming mga albularyo na nalapitan niya. Kaya pala, ang simbahan ay very firm and compassionate. Bakit firm? Sinabi talaga niya yung katotohanan. Basahin niyo uli ang Catechism of the Catholic Church. Pero ang problema ngayon, wala kayong CCC eh. Wala kayong Catechism of the Catholic Church. Pero kung wala kayo, just search it. Just Google it. Catechism of the Catholic Church 2116 po. Hanggang 17. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons. Malinaw na malinaw po yan. Hindi po ako nagsasabi niyan. Ang ating inang simbahan po, maraming galit sa akin. Bakit? Sinabi ko yung sinabi ng simbahan. Kung walang nagagalit sa'yo, puro appreciation na natanggap natin sa ating pagsiwalat sa katotohanan, yan po ay patunay na tunay ka na disipulo ng ating Panginoong Heso Kristo. As long as we never promote our own opinion, our own principles, but we promote only the official teachings of the Church. Amen? Yan po ang katotohanan. At ako po ay nabahala dahil ang dami ng mga contaminated sa ating lipunan ngayon. Ang dami ng contaminated sa ating simbahan ngayon. Pero kayong mag-alala. We have still hope because Jesus is with us. Jesus is Emmanuel. Jesus is our Messiah and our Redeemer. Kaya nga, ating pag-aralan maigi. Take note, ating pag-aralan maigi ang aral ng ating inang simbahan. Kaya ang simbahan lang po natatag ng ating Panginoong Heso Kristo ang may dala ng katotohanan. She is the pillar and the foundation of truth. Anong simbahan? The pillar and the foundation of truth. Hindi basta-basta yan, ha? Hindi basta-basta yan. So, alam nyo, while I'm doing the prayer of the deliverance, sumisigaw siya. Nanginginig sa takot. At nakita ko talaga, nanginginig yung buong katawan niya. At muntik na siyang mahulog sa kanyang sariling upuan. Yung kanyang kasama na anak, natatakot. Sige, labas ka muna. At din magpatuloy kami sa exorcism. Dahil, sabi niya, Father, ang daming nilibing namin sa aming bahay, sa pagpunta ng mga albularyo doon. At lumalong na grabe, gumagrabe na yung karamdaman ko. At marami ng hindi ko maintindihan nangyari sa aking buhay. Merong mga bagay na hindi ko ma-explain. Bakit magulo na magulo yung buhay ko? At hindi ko maintindihan yung karamdaman ko. Pati yung doktor ay hindi makaintindi sa karamdaman ko. Deliverance natin. So after the solemn deliverance, mga kapatid, sabi niya, Father, ang gaan ng katawan ko. Ang gaan talaga ng katawan ko, Father.
Aba, kita sabi mo, nagaan yung katawan mo. Dahil kanina, Father, ang bigat ng katawan ko. Ang bigat ng katawan ko at marami pang tumutusok na mga karayom dito sa aking mga tainga. Pero ngayon, Father, matapos ang solemn exorcism sa'yo, no, ginagamit ko yung prayer for divination. Occultism po yan. Grabe, mga kapatid. Alam niyo yung demonyo na pumapasok ni sa isang binatilyo na lalaki, si Abner from Cagayan de Oro. Sabi ng demonyo, may record tayo po, pero hindi natin pinakita. Pwede natin ipadinig sa inyo sa mga top natin, dahil hindi ko mapadinig sa inyo dahil live tayo ngayon. Yung cellphone ko ang ginagamit ko. Sabi ng mga demonyo, Darwin, he is mine because of the occultism, because of the practice of occultism of his ancestors, of his family. At tinanong ko yung bata, grabe yung occultism ninyo, no? Sabi niya, yes, Father, buong pamilya ko po, pati nga ako. Kaya hindi ko alam na hindi pala ito galing sa Diyos. Hindi pala ito galing sa Panginoon. Isishare ko sa inyo yung karanasan ni Brother Abner dito po. Pero unang-una, dito muna tayo ni Ate... Ah, Rosalita pala, hindi Ate Paz. Yung Paz ay from Leyte po. At Ate ding itakol yung karanasan ni Ate Paz din. No? From Leyte po, from Leyte. Pero ito si, focus lang tayo ni Ate Rosita na may tumutusok sa kanyang ano. So bakit madami akong ma-share sa inyo? Dahil araw-araw from Thursday to halos araw-araw po, may experience po tayo, may actual na karanasan na maka-inspire sa inyo. Kaya nga lagi akong nagsishare sa inyo sa karanasan ko para naman mamulat tayo. Dahil karamihan sa atin ay hindi natin ito alam. Mga inosente tayo kahit nakasulat na po ito sa banal na kasulatan, lagi na natin itong naririnig every Sunday. Every day na mag-attend tayo ng misa, maririnig natin ito. At mapakinggan natin sa mga ebanghelyo, pero wala tayong experience, ground zero tayo sa experience, pati yung mga pare, ground zero. Kung may lalapit sa inyo na inaharas ng demonyo, anong gawin ng pare? Wala! Totoo, hindi. Wala talaga. Dahil hindi kami tinuturuan yan sa seminaryo. Mas mabuti pa yung mga albularyo dahil mag-entertain sa kanila. Pero yung pare talaga ay may kapangyarihan galing sa Diyos. Kung ang mga albularyo ay may kapangyarihan na hindi galing sa Diyos, ay mag-entertain sa mga evil harassment of the demon, how much more we priests, how much more we Christians, we baptized Christian, can liberate our family circles from the evil harassment, from the evil oppression, kung magkaisa tayo, nadagdagan natin ating pananampalataya, dagdagan natin ng ating kaalaman patungkol sa sacramentals and sacraments of the church. Amen? So ngayon si Evangeline Delco, how to request to his live? Anong, hindi ko naintindan yung tanong ni kapatid. At si Charity D, so Father, paano magkaroon ng deliverance handbook kahit... siguro magkaroon po ako ng deliverance handbook. May gusto ko rin na mas makinig sa deliverance po ninyo, at kayo rin ang gusto ko na mag-perform ng deliverance sa akin po. So lang una, lahat tayo magka-deliverance prayer as long as we are practicing Catholic. As long as the condition is as long as we are practicing Catholic. Hindi ko po kaya lahat, di ba? So, may team po tayo, and then, hindi po kaya ng team ko dahil ang dami natin. So, ano yung reflection ko is empowerment. Nandyan po yan sa Aklat ni Father Sikia, page 22 po, last paragraph sa Deliverance Handbook. Sabi ni Father Sikia,
The deliverance prayer is intended for priests, check. Second, for lay communities. Third, for individual lay Catholics. Ano? For lay individual Catholics. Sino po yung lay individual Catholics? Those practicing Catholics. Nag-practice ng cares po. Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacraments, and sacramentals po. At salamat po sa mga nagpadala ng mga stars. Umabot po tayo ng 920 stars po. Maraming salamat po. At magbabasa lang ako ng ilang komento, no? Camacho Cathy, good morning Father. Maraming akong natutunan sa inyo. Ang akong bana masuko sa ako. Gusto ko ninyong pahunungon o paminaw sa mga humiligan sa inyo, mga pari, kay gitudluan daw ko og binuang. Pero wala na ko siya paminawa. Mas akong giligon akong panata sa Diyos, kabalo ko nga gamit ra siya sa demonyo. So continue praying for him, kapatid na Camacho. At si Irin Sith sa Panakan, Davao, nunood sa atin. Si Joseline Calunag, ayong buntag, Father. Maayong buntag po. At si Josefa Pinales, maayong buntag, Father. O si Arman Cabilar, Father, madayon ka anhi sa Lapigan, San Francisco, Agusan. Yes, matutuloy po. Tinupos ko na po. Side trip po yun, Lapig. Pupunta tayo dyan. And Wo, God bless you more, watching from Taipei, Taiwan. At si Linda Laurdin, Father, pwede ako magpahiling sa iyo, Father. Yung healing, mga kapatid, ay go to the sacrament, go to your priest. Yan po. Higit pa yan sa akin, mga kapatid. Ako po ay only a dash to the sacrament po. Abo lang po ako sa sacramento. Kung naging instrumento po ako, lalo na sa sacramento, the source of healing. Go to your priest, mga kapatid. If you want healing, go to your priest. Not only healing, but transformation of our lives. Transformation of our perspective. Transformation of our lifestyle po ang dulot ng sakramento. Si Flora May Gitgano, sumalinog, nunood sa atin. Si Philip Cesar Herrera, si Janet, maayong buntag, Father. At si Andy Sinug, watching from Queensland, Australia. So, rami nanonood sa atin. Biyan, 500 yung nanonood sa atin sa umagang ito. At salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars. Uy, na-miss ako. Nagpadala kayo ng 1,070 stars po. Okay, salamat po. At babasahin ko sa sunod na mga araw yung mga top senders natin sa mga stars. Kung makapunta at makauwi na po ako sa atin dun sa Bohol, dahil almost 1 week po tayo dito sa Mindanao po sa pagbibisita, why we are here to empower the people and to empower the hierarchy to use the power delegated to us by Jesus Christ. Amen. Nini Mantelia, good morning Father, wala kay schedule sa Cebu? Meron po, nakapin po yan sa ating timeline po. At si Aida Camones, good morning Father. At si Janbert Aparici, morning Father, bless po nimo Father. Si Idna Itabli Milyones, so marami itong pera dahil milyones anod sa atin sa Ampayun Butungan. At si Luza, good morning Padre. Si Lolita Merza Baed, Father, nakakuha ko guli, nawala. So, wala natin oras din, magmimisa pa ako. Private mass lang po. Every day po, magmimisa po tayo with the team. Dahil sa pamagitan nito, it is a greatest protection. The blood of Jesus is a great protection po. Okay? At sana kayong nanood ngayon, pray the rosary every day. And then, ang misteryo ngayon ay, anong araw ngayon? Lunes ba ngayon? Joyful po. The first joyful mystery is the Annunciation. The second is the Visitation. The third is the birth of Jesus. The fourth is the presentation of Jesus at the temple. And the loss and finding of Jesus. The fifth joyful mystery, the loss and finding of Jesus
in the temple. Yan po ang ating misteryo ngayon. Sana we are inspired to pray more, to double prayer, to repeat our prayer, unceasing prayer po. At hindi tayo mawala ng pag-asa po. Dahil dyan, sa patuloy na mag-rosaryo, with great devotion po, hindi tayo matablan ng mga problema. Hindi tayo matablan ng kawalan at kawalan ng pag-asa, kawalan ng naligaya, kawalan ng pag-ibig. Araw-araw po, we're willing to sacrifice, we're willing to embrace our pain, we're willing to embrace our cross, we're willing to embrace our trials, come what may. Dahil si Kristo po ang sinunod natin, si Kristo po ang iniibig natin, si Kristo po ang dahilan bakit nandito tayo sa sanglibutan ito. Wala nang ibang rason pa. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Buong kaluwalhatian ay para lang sa Diyos. Glory, kaya nga every time magdasal tayo, glory to the Father. Hindi sinasabi, glory to Father Darwin, glory to Bishop Abed, glory to Cardinal Tagle. Hindi, glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Fight Maria, tatak CFD with a humble heart po. God bless.